ano po yung magandang balitang hatid sa atin, lalo na sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund? Nag-land po ang Pag-ibig Fund ng 3 billion pesos sa ilalim ng ating Pag-ibig Calamity Loan. Ito po ay para makatulong sa mga miyembrong nangangailangan ng financial assistance para makarecover po mula sa pinsalang dinulot ng, yun nga po, inabanggit nila, ng Typhoons Egay, Falcon at yung hinila nitong habagat. Ilang bilyong piso po yun? 3 billion pesos po. 3 billion pesos. At ito pong 3 billion pesos na ito, nakakonsentrate lamang ba dito sa mga naapektuhan ng Bagyong Egay, particular dito sa Northern Luzon regions po natin? Ang pondo pong ito, Sir Ray, ito po ay para sa ating Calamity Loan Fund. Ito po yung tumutugon pagka po may mga members po tayo in calamity-stricken areas na nag-a-apply for a calamity loan sa Pag-ibig Fund. So kasama po dyan yung pong, yun nga po, yung mga miyembro nating napinsala ng dulot ni Egay at ni Falcon. Kasama na rin po yung mga ibang areas in the country na ngayon ay still under state of calamity. Kahit po maging sa Mindanao, meron po kasi itong mga pagbabaha nung nakaraang Hunyo, eh yan ay bukas pa rin po para sa kanila. Paano po yung iba pang mga lugar na naapektuhan bukod sa Region 1? Kasi meron ding hinilang habagat, nakaapekto rin sa Western Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Hindi pa sila pwede mag-avail noon, Sir Jack? Maaari po. Ang mahalaga po lamang, Sir Ray, yung pong area kung saan po naninirahan o kaya po yung nagtatrabaho ang miyembro ay nakadeklara under state of calamity. Sa ngayon po, Sir Ray, ang ating mga minamonitor na areas under state of calamity, kasama po dyan, if I may mention po, no, yung pong Benguet, Pangasinan, Bulacan, Cagayan Valley, Pampanga, Apayao, Bataan, Mountain Province, La Union, Abra, maging Cavite po, Occidental Mindoro, Cotabato, may declaration of calamity din po sa mga lugar na yan, pati po Ilocos Sur at Ilocos Norte. Paano po ang proseso ng isang miyembro ng Pag-ibig? Ano ang proseso ang dapat niyang gawin para makapag-avail nitong financial assistance na ito? Ang calamity loan po ng Pag-ibig Fund ay bukas sa mga miyembro na aktibong naghuhulog at may at least 24 monthly contributions o yung monthly savings. So, yung po yung kailangan para maging eligible. At yung requirements po, sorry, ang requirements po natin ay yung pong application form. Kung employed po yung miyembro, pirmado po ito ng employer, nakalakip po dito yung kanyang valid ID at yung pong kanyang Pag-ibig Loyalty Card Plus o kaya naman ay Land Bank or DBP Cash Card. Alam mo, yung isang Pag-ibig member ay meron ng existing loan malaki. Pwede pa rin siya mag-avail. Pwede pong pagsabayin, Sir. Ang mahalaga lang po ay hindi lalagpas sa 80% ng kanyang ipon, yung kanyang kabuuang mahihiram sa mga loans ng Pag-ibig. Eh, mabilis po ba ang proseso, Sir Jack? Opo, mabilis. At di lamang po yung pagproseso ho natin, kinakaya ho natin in 1 or 2 days. Oh, nakain ho natin ilabas yung loan. At ang mahalaga ho dyan, Sir, yung pong pag-apply, inilalapit ho natin sa mga miyembro natin. Kasi alam ho natin, pag ganitong panahon, taon-taon ho, sanay na ho tayo sa ganitong pagkakataon, hinihirapan po pumunta yung ating mga kababayan sa ating mga opisina. Kaya po, may mga areas po tayo in coordination with local government units, ina-identify ho namin yung mga areas na pwede ho kaming magtayo o pansamantala no, ng service desk para po ilapit ho namin yung service ho namin sa mga miyembro, maging yung tinatawag ho nating mobile branch, yung lingkod Pag-ibig on wheels, dinedeploy ho natin in select areas, maging nga po, sir, pati sa evacuation area, para po talagang yung pag-apply for our benefits ay madali at abot kaya ng ating mga miyembro. Meron ba kayong may mga Pag-ibig branches po pa tayo sa mga nasalantang rehiyon diyan sa Northern Luzon? Yes, opo. Bukas po kahit po mismo yung mga empleyado natin ay naapektuhan ng pagyon. Eh, pumapasok po at bukas po yung mga tanggapan ho natin diyan po sa mga nasabing areas po na yun. May interest ba? Service charge at interest sa pautang? Ang interest rate ho ng ating calamity loan ay napakababa, 5.95% po lamang. Tapos, Sir Ray, pagka po na-approve yung loan, sabihin natin ma-approve yung loan ngayon, ang unang bayad ho ay after 3 months pa. No? So, para hindi ho agad sisingilin kasi understanding ho na kailangan makarecover yung mga miyembro natin. Kaya hindi po agad sisingilin.